Nakapakinig nga sila sapagkat
주메인요
na dapat yung pagkuhulan ng pansin. Kalimitan doon ang ating ministry na maraming membro ay yung puntawagin natin ay nasa tupon ng pagsamba. Magandang lay minister sa board communion ay iyan muna po natin. Dito lang po sa pagsamba, dami lang. Sakista, letters and commendators, music ministry, extraordinary lay minister sa board communion. So, mapusin po ay apat na. Pero mayroon pa rin po tayo mga ministries na kung tutusin po ay dapat na pag-ibayuhin. Sabi nga po natin, kung tayo po nagpasalamat kay Papang, ay meron tayo social ministry. Yan naman, ilan lang ang membro? Kapapirang po. So, kaya po, bigyan natin na ibig ng pagkatapos ng taong ng mga lupa, year of the poor, ay hindi natin magtungunan ang amon na pagyaya ng simbahan pag wala tayong tao. Pag wala tayong kumikilos. Kanilang, sorry, kahapon, yung ating recollection, sabi nga natin ay nakita namin yung mga hamon na dapat nabigyan ng pansin. Yung poverty alleviation, poverty eradication. At isa ko siguro na nawa yung mabigyan natin ng pagkuhon ay ang cooperative. Cooperative. Sabagat makatulong. Hindi naman nahulugan na yung cooperative ay para lamang sa talagang sa hirap na hirap. Ngunit makatulong na tayo ay makaangat. Yung tinatawag natin inclusive growth. Makasabay. Sabay-sabay tayo umangat. At isa pong maibibigay yan ay sa pamagitan ng cooperative. Kaya sabi ko rin ako, umisa dito sa amin, dito sa Laguna. In particular, medyo mayroon tayong negative reaction sa cooperative. Hindi ko alam dito medyo sa 1st district. Pero sa 1st, 2nd, and 3rd district, 2nd, 3rd, and 4th district, medyo negative po. Kasi ngayon lang ko lang mga sa'yo dito sa 1st district. Sa 2nd, 3rd, and 4th district, negative yung pagpasok ng kooperatiba. Kasi marami na sumunod ng kooperatiba. May mga kooperatiba na sa pagsasaka. May mga kooperatiba na mga lending cooperatives. Lalo ang nangyari. Pagkatapos na ay nabagdas ang pera ng mga namumulong. Kaya nawala yung kooperatiba. Kaya kung mapapansin natin, ay kakaunti ang kooperatiba dito sa Laguna. Gawa ka na masamang karanasan. At kumisan, kasi naranasan ko si mga parokya, na they look with disdain kapag pinag-usapan ng kooperatiba. Pero yun, isang aspeto yun, social concern. Ngayon ka ang problema, alam ko, wala tayong tao. Wala tayong tao. So, yung pagsunod kay Jesus, ay maraming larangan. Kasi may mga ministry tayo. Kuntusin mo,
ay yung ating worship, yung eleven, yung worship natin, marami na tayo tayo. Ang ulang na ulang natin ngayon, yung social concerns. Kasi bakit to? Sino nakatid po sa inyo ng recollection kahapon? Sino sa inyo? Kayo kasi nakatid si Brother Tom. Kayo mo kasi nabuli ang nagay ng atin. Yung recollection kagabi, ay ito ang sister. Di ba sinabi ko rin na yung concern with social issues, kapag po natin napugunan yun, maliwanag po yun ang proclamation, bahagi po yun ang proclamation of the kingdom of God. Kapag tayo ay nakikita aktibong nakikilako sa saliranin ng lipunan ng ating ginagalawan, that is already a proclamation in action. Hindi lang tayo nagpapahayag. Ngunit isang witnessing na kung sa ating matugunan natin sa ayon sa turo ng ating pananampalataya. Kaya ito po yung ipagkasaw natin sa rapat ng open. We need people to become active in the church. Hindi lamang, definition sa mundo dominyo, hindi lamang mentors and commentators, hindi lamang nights of the altar, hindi lamang choir. Ngunit doon, ulang na ulang tayo magtakot sa social concerns sa pagtugon na kung saan yung maglipap po natin sa ating bahagi ng pagpapang nais na yung magkasalaman sa mga CWR na nagluluto sa ating mga pinapakain ng mga Maori's children. So, yan po ay maliwanag rin po ng tanda. That is also a form of proclamation. Kumagawa tayo ng pagkatawa. Pero sa tungkol nga po ng sinabi ko, nandun lang tayo sa level, yung first level pa lamang, poverty alleviation. Nandun lang tayo sa feeding program, sa giving. Yung tama po yung una, wala pa tayo doon sa pangalawa at pangatlo. But anyway, meron tayo ginagawa. Yun ang mahalaga. Pero ano yung pagkarasal natin na lumalim? Kasi yung si Saint Andres, nakita natin na yung kanyang pagkapahayag ng mabuting balita ay dinala niya hanggang pamatayan. Most of the apostles died as a martyr, except one. Isa lang hindi naman tayo ng paging martyr. Sino hindi naman tayo ng paging martyr? Isa rin sa apat na pinanggit natin kanina. Sino? Sino lang hindi naman tayo ng martir sa 12 malagad? Sino? Saint Yara. No? Si Saint Yara lamang hindi naman tayo ng martir. Lahat na nabing isang disipulo ay napatay sa martir. Si Judas Iscariot, tentan siya ng Barnabas. So, hindi kasama si Judas kasi hindi naman martir ang ginawa niya. Nagpakamatay siya. So, hindi maging martir yun. Yun yung pagkawalan ng lakas. Eh, makita po natin until death. Ngayon naman, wala tayong persecution. Kaya dapat na pagkawalan sa malawang ang ating pagkiris. Kasi siguro po, ito yung sabi na natin ay, sabi ko rin mga kapatid, we start by praying. Na ano, mapalakas yung sector natin on social concerns, yung tinatawag natin social, Catholic social action.
kasi mahina-mahina tayo, yun ay bahagi pa rin ng proclamation. Yun ay bahagi pa rin ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga labing dalawang alagad na ibahay ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yan po ay maliwanag ng pagtugon doon sa pakikisa natin kay Kristong Hari. Pamamahala, governance. Asan natin ang tagpuan doon? In our pakipag-ugnayan na social issues na ating inaharap. Kasama na dito, sabi nga natin, yung pakipag-ugnayan natin na magbibigyan natin na higit na pagtulong, lalo-lalo na ang ating mga tuka, ang ating mga mahihirap. So, itulong natin kasama ni San Andres na tinawag ng ating Panginoon sa Kristo. So sa ating pagtubo, hindi yung matulad na sa gobyerno, bawal ang magkapatid. Kasi magiging, kung tawagin ako kayo, magiging incorporated system sa atin pa lang, kahit na magkapatid, pwede maglingkod sa harap ng Diyos. Pwede ka mag-anak system para lamang sa pagkabahay ng mabuting balita ng pagliligtas. Katulad ni Andres, at ni Pedro, ni Juan, at ni Santiago.
pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat ka. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ng aming Diyos. Ang maraming mapapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang aking sambayanan ng mga apostol sa legal katuwa. Sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal, hindi magkawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay kagibayan ng mga buhay ng salamat. Kaming narito ng nagpapahiwagi sa pagkakaisan ng dalano sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng sa iyong kadakilaan. Hindi naman matapos sa mga ginawa kanya ang kahas. Uli kanyang pinasalamat. Iniamon niya ang kahit sa kanyang mga lagad at sinabi, tapdamin ninyo lahat ito at inamin ito ang kahit sa aking lubog ng bago at walang gantipan. Ang aming lubog na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapataw ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa ang misteryo ng sa iyo ang ginamay na pinigay ko.
ay pagkamis ang kakalawang nagkakasal. Kami nagpapasalamat at kalimit na parang kayo ang sarap mo para matipon sa iyo. Isinasako namin kami magsasalo-salo sa katawan ng mga ni Kristo. Ayaw mo, Lord, sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu sa ako. Ama, tingalan po at yung simpahan ng mga sa buong pinitin. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bilaventura, arang tanang kapayahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may balasan sila yung mga buhay dahil hindi na lahat ng mga umano. Kawan mo sila na tuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo ang dapat na pinahan ng mga salo sa iyong buhay ng mga buhas. Kaysa na mahanapin ang maligamin na ng Diyos. Kaysa na mga muskara na lahat ng mabanan na buhay dito sa leitig ng kalugod-lugod sa iyo. Maayong magdiwang gawa namin ang pagpupuhin sa karangan mo sa magdita ni marami na aming Panginoon, Jesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya na aming marami na puro sa iyo. Diyos, ang mga mga pangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magkasama niya. Kung ngayon mo ang
Ibig ni Jesu Kristo.